puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang galipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kagitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan,
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, magawa ka, magawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod din naman ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birhen sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing puong hari, puong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing hari, puong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo
ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Papiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Biring Maria ang mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan." Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isinasara po natin ang buwan ng pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria ngayong katapusan ng Mayo, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kapistahan ng pagdalaw niya sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kamangha-mangha ang tiwala niya sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang nag-aanyaya sa ating maging bukas sa pag-ibig at mga panukala ng Diyos sa ating buhay. Kinilala at tinanggap niya ang natatanging kaloob sa kanya at nag-alab niyang ipinahayag ang kadakilaan ng Diyos, hindi ang kanya. Sumaksi siya sa kabanalan ng Diyos na siyang dapat nating dalanginan. Ibinalik niyang lahat sa Diyos ang anumang kadakilaang iniukol sa kanya.
dahil alam niyang ang Diyos ang nagpapalakas sa mahihina at nagpupuno sa kakulangan. Ito rin ang nagpapasigla sa ating debosyon. Matibay tayong nahihimok nito upang mamuhay sa kabutihan at pananampalatayang nakikita sa pagmamahal. Ganito magmahal ang mahal na birhen. Ang pagbisita niya kay Elizabeth ay pananampalataya niya na ipinahahayag sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa ganito ring kapahayagan ng pananampalataya tayo tinatawag. Itinuturo niya sa atin kung paano ito gawin. Kalingain ang iba. Kahit ikaw mismo ay nangangailangan din ng pagkalinga. Sa pamamagitan ng pagbisita natin sa isa't isa, ang Espiritung Banal na nasa atin, nananahan, ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang pagdalo natin sa pangangailangan ng bawat isa ay pagdalo ng Panginoon o ng Espiritung Banal na nananahan sa atin. At ang dinalaw natin at dinalhan ng tulong sa makatuwid ang dumalaw sa kanila at dinala natin sa kanila ay ang Espiritong nananahan sa ating kalooban. In other words, mga kapatid, ito ay pag-uusap ng Espiritong Banal na nananahan sa iyo at sa iyong dinalaw. Sa tingin ko, sa ganitong paraan nagtatrabaho ang Diyos. Bumibisita ang Diyos. Dumadalaw. Lalong-lalo na sa mga panahon na kailangan natin siya. Pero dumadalaw din sa atin ang Diyos kapag hindi okay ang lahat. Ano? Kapag kahit na okay ang lahat pala. Kung pakiramdam mo ay okay ka naman, maayos naman ang pamumuhay, matiwasay naman ang iyong kalooban, payapa naman ang iyong isipan, wala namang masyadong mabibigat na pagsubok na hindi mo pa nakakayanan, okay. Pero dumadalaw din ang Diyos sa atin kahit na ganun. Mabuti rin kung marerecognize natin na naririyan siya kahit okay ang lahat. Ang isa pa na gusto kong bigyang din, mga kapatid, paano ba muna tayo bumati? Kapag po ba nagpangita kayo ng iyong kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, kumusta ang inyong encounter? Nabe-blessed po ba ikaw? Nabe-blessed po ba siya? Noong nagpangita sila ni Elizabeth, ang bati ni Elizabeth, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ito po yung tinatawag sa Middle English na beholding. Ginagawa rin po yan ng natin kapag ka-misa. Sinasabi ng pari, behold the Lamb of God. O kaya naman sa Tagalog, ito ang kordero ng Diyos. At kapag sinasabi ng pari, itinataas niya ang Blessed Sacrament. Kapag binibehold mo ang presence ng iyong kapwa, itinataas mo siya. Itinataas mo siya. Ayun ano?
So, kumusta naman? Kumusta kapag ka nagpapangita kayo? Nalilift up ba sa presensya ng Diyos ang iyong kapwa? O pakiramdam niya eh, para siyang tiningnan simula ulo hanggang paa? Sabi natin kanina, sa ganitong paraan dumadalaw ang Diyos. Sa ganitong paraan nagtatrabaho ang Diyos, dumadalaw siya. Ang kanyang kiss kay Maria, noong nilukuban niya siya para magsilang at bigyang dugo at laman ang ating manunubos, ay kanyang kiss at pagdalaw sa sangkatauhan na kinakatawan ng mahal na birhen. So, i-capture lang natin yun sa isang sentence muna, ano? The kiss of God to Mary is the kiss of God to humanity. Divine at human nagkaugnay sa pamamagitan ng mahal na birhen. Kung i-apply natin yan sa ating buhay, kayo na mga dumadalaw sa inyong mga kamag-anak na may sakit o nangangailangan, nasa ospital o nasa kanilang bahay, ang pagdalo ninyo sa kanila ay pagsilang din ng biyaya. Ito ang ating idalangin, minamahal kong mga kapatid, ano? Na matulungan tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng presensya ng Espiritong Banal sa ating kalooban, na pag dumalaw tayo, mabless ang ating dinadalaw, at pag dumalaw tayo, maghatid tayo ng presensya ng Panginoon, maghatid tayo ng tulong. Hindi lang tayo dadalaw kapag tayo'y may kailangan o pag tayo'y mangungutang, kundi dadalaw tayo para pag-igtingin ang ating ugnayan. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, pagsulyap, pagbibigay-pugay sa mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. At sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan, naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa, naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo, ayon sa diwa ng mapagpakumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na mas na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob.
Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa na naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at akiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1. Bukas na po ito, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista.
Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang taming pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tabang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas. At dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalainawa kayo ng Diyos, na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen, ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahinawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.